Tunay na rason bakit wala si Jeneline sa station ID ng GMA7. Una nang kwenestyon ng netizens ang pagkawala ni Jeneline Mercado sa bagong station ID ng GMA7. Nakabuo tuloy ito ng haka-haka na baka nga lumipat na ng ABS-CBN ang aktres. Dahil sa announcement mismo ng Kapamilya Network na may isang kapuso star ang nagdesisyong pumirma ng kontrata sa ABS-CBN, batid naman ang lahat na isa si Jeneline sa yaman ng Kapuso Network. Home ground artist din ang aktres dahil nagsimula siya sa reality-based artista search ng Kapuso Network na starstruck noong 2003 kung saan siya ang itinanghal na first ultimate female survivor. Kapag Kapuso Network na ang binanggit, matik na isa ang pangalan ni Jeneline Mercado ang unang maiisip. Kaya naman malaking bagay talaga kapag lumipat ang aktres sa ibang network. At ito nga ang pinag-uusapan ngayon online na may isang malaking bituin ng GMA ang lilipat na ngayon. Kaya hindi napigilan ang netizens na tanungin mismo ang mister nito na si Dennis Trillo. At dito nga nag-viral ang naging sagot ng aktor sa isang netizen. I hope you can answer why Ma'am Jen is not on GMA station ID and is it true that she is moving to ABS-CBN? Tanong sa aktor. May ABS pa ba? Maikling sagot nito na umani ng samot-saring komento mula sa netizens. Ang kapal magtanong kung may ABS pa ba kahit alam niyang may gagawin ang asawa niya sa Star Music. Komento pa ng isa. Dito nagreply muli ang aktor na iba umano ang ABS-CBN sa Star Music. Ngayon ay kumpirmado na nga ang dahilan kung bakit wala si Jeneline sa taping ng Kapuso Station ID. Mismong ang manager nito na si Becky Aguila ang nagkumpirma na hindi lilipat sa ABS-CBN si Jeneline Mercado. Ayon kay Becky, nananatiling loyal si Jeneline sa GMA7. Wala raw si Jeneline sa station ID dahil she was unavailable that day. Nilinaw din ang veteran talent manager na inimbita ng GMA7 si Jeneline upang maging bahagi ng station ID at labis daw nila itong na-appreciate. I just want to clarify to those who keeps on insinuating the issue of network transfer that Jeneline is a loyal artist of GMA and will always remain loyal for as long as her mother network wants her to stay. She was absent from the station ID simply because she was unavailable that day. Rest assured, GMA extended an invitation to her, which we very much appreciate. Buong pahayag dito. Nagbigay nga rin ito ng pahayag kaugnay sa kinasasangkutang isyo ng mister ni Jeneline na si Dennis. Iginiit ni Becky na nahack ang TikTok account ni Dennis, kaya hindi ito ang nagpost ng comment tungkol sa ABS-CBN. Dennis is a very humble and respectful and known to be a man of few words. Sabi niya pa tungkol sa aktor. He is not the type who would release comments that are insensitive to others, most especially to his former colleagues in ABS-CBN, where he was first launched via Star Circle. Dagdag pa nito. Sa huli, nakiusap si Becky sa publiko na tigilan na ang pagpapakalat ng hate and false accusations online. Nauna nang nagbigay ng pahayag ang Chief Executive Officer ng Aguila Entertainment na si Katrina Aguila at ang General Manager nitong si Jan Enriquez kung saan sinabi rin nilang nahack ang TikTok account ng Kapuso Actor. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag dito ang mag-asawang Jeneline at Dennis Trillo. Wow naman, napaka-loyal ni Miss Jen. Sana may award ang isang artista na loyal. At least nasagot ang malaking tanong kung mag-transfer ba si Jeneline Mercado, si Dennis Trillo lang talaga malakas. Solid Kapuso sila. Mga tao kasi hilig gumawa ng chismis.